Nasanay na tayong mga Pinoy sa salitang Xerox kapag gusto nating magpa-photocopy. Pero alam nyo ba mga kasangkay na ang Xerox ay isang brand name na kilala sa kanilang mga photocopier? Maliban dyan ay marami pa tong naimbento na pinanggalingan ng mga teknolohiya na ginagamit natin ngayon. Pero ano nga ba ang nangyari sa kumpanyang Xerox? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Xerox at ang kwento kung paanong ninakaw raw ng Apple at Microsoft ang imbensyon nito. Pero bago tayong magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Chester Carlson ang Amerikanong physicist at patent attorney na nakaimbento ng electrophotography. Ito ang proseso na pinagbasihan sa kilala na natin ngayon na photocopy. Ipinanganak noong 1906 sa mahirap na pamilya, bata pa lang ay nagkasakit na ang mga magulang ni Carlson. Kaya nagsikap siya na pag-aralin ang sarili kasabay ng pagsuporta sa mga to. Nakapagtapos siya sa California Institute of Technology at nakakuha ng bachelor's degree sa physics noong 1930. Pero nahirapan siyang makahanap agad ng trabaho dahil ito rin yung panahon na nagsimula na yung Great Depression sa Amerika. Hanggang sa nakapasok siya sa Bell Telephone Company bilang research engineer. Nabagot si Carlson sa nakuhang trabaho kaya nagpalipat siya sa patent department ng kumpanya. Dito niya unang naranasan ang problema na nagbigay daan sa pagkakaimbento niya ng photocopy. Sa departamento kasi ni Carlson ay kailangan nila ng maraming kopya ng mga dokumento. Noong mga panahon na yon, para magkaroon ng maraming kopya ay gumagamit ang mga typist ng carbon paper o di kaya naman yung mas mahal na mimeograph. Sumunod na naranasan ni Carlson ang problema na to nung nag-aral naman siya ng kursong law. Dahil walang pambili ng libro ay napilitan si Carlson na kopyahin ang mga libro ng mano-mano. Ang naranasang hirap sa pagkopya ang nagbigay determinasyon kay Carlson na umisip ng mas mabilis na paraan para gawin to. Naisip niyang gumawa ng isang makina na kayang kumopya ng isang dokumento papunta sa isang blankong papel ng mabilisan at mura. At noon ngang 1938 ay naimbento ni Carlson ang electrophotography, isang proseso ng pagkopya na gumagamit ng electrostatic charges at dry powder toner. Bagamat kahanga-hanga ang imbensyon ni Carlson, ay hindi agad nakita ng mga tao ang importansya nito noon. Sa katunayan nga, sa loob ng 6 na taon ay 20 kumpanya ang tinanggihan ang imbensyon niya, kasama na rito ang IBM at General Electric. Mabuti na lang at may isang maliit na kumpanya sa New York ang nakita ang potensyal ng imbensyon ni Carlson. Taong 1903 nang itatag sa New York ang M.H. Kuhn Company na noong 1906 ay naging Haloid Photographic Company. Ang kumpanya ay gumagawa at nagdi-distribute ng mga photographic paper. Maliit na kumpanya lang ang Haloid na ilang dekada na ring nag-ooperate. Nagbago lang ang kapalaran nito noong 1946 nang nakuha nito ang commercial rights sa imbensyon ni Carlson na electrophotography. Idinevelop pa ng Haloid ang teknolohiya at noong 1948 nang ipakita nila sa publiko ang proseso ng electrophotography sa ilalim ng bagong pangalan na serography. Sa parehong taon ay inirehistro rin ng kumpanya ang trademark na Xerox. Makalipas ang isang taon ay ipinakilala ng Haloid ang kanilang unang copier machine na Model A. Pero hindi ito gaya ng mga copier natin ngayon na automatic. Mano-mano pa ang proseso ng Model A at kailangan ng eksperto para i-operate ito. Hindi naman sumuko ang Haloid na nagpatuloy na nagdevelop ng mas madaling gamitin na copier. At dahil unti-unti nang nakikilala ang Xerox, ay nagdesisyon na rin ang kumpanya na palitan ang pangalan nila sa Haloid Xerox Company noong 1958. Noon namang 1959, nang ipakilala ng Xerox ang produkto na magdadala sa kanila ng tagumpay at kasikatan.
September 16, 1959, nang ilabas ng Xerox ang Xerox 914. Ipinakilala sa publiko ang produkto na ipinalabas pa sa live television. Ito ang kauna-unahang automatic plain paper commercial copier. Kung ngayon ay parang normal na lang na makakita tayo ng mga nagpo-photocopy, ng mga panahon na to ay isa tong makabagong teknolohiya na ikinamangha ng publiko. Naglabas ng mga commercial ang Xerox na nagpakita kung gaano lang kadali gamitin ang kanilang bagong produkto. Isa sa mga commercial na to ay itinampok ang isang chimpanzee na ginagamit ang 914. Nais lang sanang ipakita ng Xerox kung gaano kadali mag-operate ng copier na kahit unggoy ay kayang gamitin to. Pero sa kasamaang palad ay maraming galit na customer ang tumawag sa kanila matapos maere ang patalastas. Marami raw sa mga empleyado nila ang nagiiwan ng saging sa copier dahil kaya naman daw palang gawin ng unggoy ang trabaho nila. Tinanggal agad ng Xerox sa ere ang commercial na isang beses lang ipinalabas. Ganun pa man ay pinag-usapan pa rin ang Xerox at mas lalong nakilala. Ang Xerox 914 nga ang naging pinakamatagumpay na commercial copier ng kumpanya. Ito ang produkto na nagdala sa kanila ng tagumpay at pagkilala. Dahil dito ay naging household name ang pangalang Xerox sa Amerika. Sa sobrang kasikatan nga nito ay naging generic term na to ng photocopy na nakikita pa rin natin hanggang ngayon. Noon namang 1961 ay pinalitan ng kumpanya ang pangalan nito sa Xerox Corporation. At dahil sa tagumpay ng kanilang mga photocopier ay nagdesisyon ang kumpanya na mag-expand pa sa ibang produkto. Para rito ay nagbuka sila ng sarili nilang research and development company sa Palo Alto, California. Si Jack Goldman ang chief scientist ng Xerox Corporation. Siya ang naatasan na magtayo ng bagong research laboratory para sa kumpanya. July 1, 1970, nang buksan ang Xerox Palo Alto Research Center na mas kilala sa abbreviation nito na PARC. Ang kaibigang si George Paik ang kinuha ni Goldman para mamuno sa research laboratory. Halos kalahati ng pinakamahuhusay na computer scientist nun ang kinuha para magtrabaho sa PARC. Sa ngayon ay kinikilala ang PARC dahil sa mga naging kontribusyon nito sa pagpapaunlad ng computer technology. Marami sa mga ginagamit ngayon sa mga computer natin ang nagsimula sa PARC. Ilan sa mga naimbento rito ay ang laser printer, computer mouse, ang computer network technology na Ethernet, ang unang konsepto ng laptop, ang modern text editor, at higit sa lahat ay ang pinaka-controversial nitong invention na Graphical User Interface o GUI. Para sa mga hindi pamilyar, ang GUI na tinatawag ding GUI ay ang user interface na nakikita natin sa mga computer, smartphone, tablet, media player, mga gaming console, at marami pang mga device. Ito yung mga icons, buttons, menus, windows, at iba pang mga graphical elements na ginagamit natin para makapag-interact tayo sa mga device. Nung wala pang GUI ay Command Line Interface o CLI ang ginagamit sa karamihan ng mga computer. Ito naman yung text-based interface kung saan ay kailangan mo pang kabisaduhin at i-type ang mga command para makapag-interact sa OS o operating system. Isang magandang halimbawa ng CLI ay ang MS-DOS ng Microsoft na naging dominanteng OS ng mga PC noong 1980s hanggang early 90s. Pero dahil mahirap gamitin at kailangan mo talagang aralin ay hindi user-friendly ang CLI. Kaya hindi na nakakapagtaka na napalitan to nung sumikat na yung mga OS na gumagamit ng graphical interface gaya ng Windows at Mac OS. At alam nyo ba mga kasangkay na GUI din ang pinagmulan ng sikat na kwento tungkol sa pagnanakaw ni Steve Jobs at Bill Gates sa Xerox? Apple at Microsoft ang dalawa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng computer. Kilalang magkaribal ang dalawang kumpanya, pati na rin ang mga sikat na founder nito na sina Steve Jobs at Bill Gates. Pero alam nyo ba mga kasangkay na dating magkaibigan at magpartner ang dalawa bago pa sila nakilalang magkaribal?
1975, itinatag ni Bill Gates at Paul Allen ang Microsoft. Samantalang 1976 naman, itinatag ni Steve Jobs, Steve Wozniak at Ronald Wayne ang Apple. Late 1970s, nagkakilala ang dalawang founder at gumawa pa noon ang Microsoft ng mga software para sa computer ng Apple na Apple II. Madalas bumisita si Bill Gates sa opisina ng Apple para makita ang mga ginagawa nilang proyekto. Pero may isang pagkakataon na hindi niya nagustuhan ang pagtrato sa kanya ni Steve Jobs, kung saan ay parang minaliit siya nito. Bagamat nagkaroon ng lamat ang relasyon, ay nagpatuloy pa rin ang partnership ng dalawang kumpanya. Ayon kay Bill Gates ay may punto raw na mas maraming staff ng Microsoft ang nagtrabaho noon para sa computer ng Apple na Macintosh. Pero tuluyan nang nasira ang relasyon ng dalawa noong 1985 nang i-anunsyo ng Microsoft ang kauna-unahang version ng Windows. Galit na inakusahan ni Steve Jobs si Bill Gates ng pagnanakaw sa graphical interface ng Macintosh. Pero hindi nagpatinag si Bill Gates dahil alam niyang hindi lang si Steve Jobs ang may karapatang gumamit ng graphical interface. Noon pa man ay alam niya nang kinuha lang din ni Jobs ang ideya ng GUI sa Xerox PARC. At dito niya na nga sinabi yung mga sikat na linya na pareho lang naman daw nilang ninakawan ang mayamang nilang kapitbahay na nagnangalang Xerox. Nang pinasok nga raw ni Bill Gates ang bahay ni Xerox para nakawan to ng TV set, ay nagulat siya na ninakaw na pala to ni Steve Jobs. Well, ano nga ba talaga ang nangyari, mga kasangkay? Alam naman natin na Xerox talaga ang nagdevelop ng kilala na natin ngayon na graphical interface. At bagamat matagal nang na-develop to sa PARC, ay tila walang pakialam dito ang top management ng kumpanya. Dahil nakatuon lang ang pansin nila sa pangunahin nilang produkto na mga photocopier. At nang minsan nang dumalaw si Steve Jobs sa PARC noong 1979, ay dito niya nakita ang graphical interface ng computer na Xerox Alto. Sa pagkakataong yon ay nakita agad ni Steve Jobs ang hinaharap at kung gaano kaimportante ang nagawa ng Xerox PARC. Kaya agad niyang inalok ang Xerox ng pagkakataon na bumili ng shares ng Apple sa murang halaga. Kapalit nito ay idedemo sa team niya lahat ng mga proyekto na ginagawa sa PARC. Pumayag naman ang management ng Xerox na bumili ng halagang $1 million na shares ng Apple. Makalipas nga lang ang ilang taon, noong 1983, ay inilabas ng Apple ang Lisa, ang kauna-unahang commercial PC na merong graphical user interface. Makalipas ang isang taon noong 1984, ay inilabas naman ng Apple ang mas matagumpay na Macintosh na meron ding graphical interface. At 1985 nga, inilabas ni Bill Gates ang unang version ng Windows na ayon kay Steve Jobs ay halatang halata ang pagkakapareho sa Macintosh. Sa galit ni Steve Jobs kay Bill Gates ay kinasuhan ng Apple ang Microsoft dahil sa panggagaya sa graphical interface ng Macintosh. At habang tumatakbo to ay kinasuhan din ng Xerox ang Apple sa panggagaya naman sa ginawa nilang GUI. Pero natalo ang Apple sa kaso nito sa Microsoft at na-dismiss din ang kaso ng Xerox sa Apple. At mula nga nun ay nakilala ng magkaribal sila Steve Jobs at Bill Gates na ayon mismo kay Gates ay pareho lang namang nagnakaw ng ideya sa Xerox. Ayon kay Steve Jobs, isa na sana ngayon sa pinakamalaking computer company ang Xerox kung nakita lang ng top management nito ang mga nagawang innovation ng Xerox PARC. Pero hindi nga ganon ang nangyari dahil nag-focus lang ang kumpanya sa kanilang mga photocopier. Hindi rin naman natin masisisi ang Xerox dahil nung mga panahon na yon ay mga photocopier talaga ang nagdadala sa kanila ng pera. Isa pa ay hindi pa ganon kalaki ang merkado nun para sa mga computer. Maraming magagaling na miyembro ng Xerox PARC ang umalis. Nagtayo ang iba ng sarili nilang kumpanya at ang iba naman ay napunta sa sumisikat pa lang nun na Apple at Microsoft. At kung itatanong nyo kung ano ang nangyari sa shares ng Apple na ibinenta sa Xerox, sa kasamaang palad ay ibinenta rin agad ng Xerox ang $1 million shares nito sa Apple matapos kumita ng $200,000. Sa laki ng Apple ngayon ay nagkakahalaga na sana ng bilyong dolyar ang shares ng Xerox sa Apple kung hinawakan lang sana nila to. Aktibo pa rin naman ngayon ang Xerox at PARC pero hindi na to kasing laki gaya ng dati.
Nang mga nakaraang dekada nga ay tuloy-tuloy ang pagbaba ng kita ng Xerox Corporation. Gaya ng ibang mga bumagsak na kumpanya na naitampok na natin dito sa channel, ay naging biktima rin ang Xerox ng sarili nilang tagumpay. Sa loob ng mahabang panahon ay naging masyado silang kampante sa tagumpay ng kanilang mga photocopier. Bagamat nagtayo sila ng research company para sa ibang produkto, ay hindi naman nila to sineryoso. Nabigo silang makita ang potensyal ng personal computer. Parang pinamigay pa nga nila ang mga imbensyon nila na magdadala sana sa kanila ng tagumpay sa computer market. Ngayon ay kilala na lang ang Xerox na tawag kapag magpapapotocopy tayo. Yung iba nga siguro sa inyo ay walang ideya na pangalan pala talaga to ng isang kumpanya. Pero ganun pa man ay marami pa rin tayong dapat na ipagpasalamat sa Xerox. Dahil sa kanilang mga photocopier ay mas napadali ang pagkokopya natin ngayon ng mga dokumento. At ang mga imbensyon ng Xerox PARC ang isa sa nagbigay daan sa tinatawag natin ngayon na Digital Age. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Xerox? Isa rin ba kayo sa nasanay ng tawaging Xerox ang photocopy? Pakishare naman ng mga kwentong Xerox ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.